sa kanya lahat ng skills mo. Which is a bad side na kagad sa team kapag nawalan ka ng skills, especially Jules. Yes, I agree with you, Baymax. Pero ito na nga, Game 2 of our Series 2 for tonight, mga kaibigan. Next play solid, nakaisa na against Anaya Esports. Will we see a Game 3? Abangan natin yan sabay-sabay. Jeff Cutie Forever, tamang hinala. Napakagandahan ng pag-facing nga using that Bursting Fireball onto Yawi, onto that Hilda. Yes, and right now, Anaya Esports. Nabati ko yata kasi Jeff Cutie talagang nagmamakasim na with the Bursting Fireball. He really wanted the members of NXP to take as much damage as he could para makauwi. Pero nako, siya pa ang nakakaranas dito early game ng ng damage output galing sa NXP. So, right now, NXP Solid is the one who clears the middle lane. You're right. Ayun, shoutout ko na lang si Jin Galang. Thank you for the 25 stars kay Junyon Darena. Ayun, shoutout sa'yo, Jin Galang from Dubai. Pero ito, Baymax, very aggressive naman si Exert using that Harry, pero saktong-sakto rin naman ang paggabit si Ring Torrent ni Jackie just to disengage the rest of the members of Next Day Solid. Yung lineup nila maraming pang-initiate at pang-play safe, Baymax. To the point na parang medyo kakapusin sila pag sa damage later on. Pero let's see kung paano nila i-juggle yung gantong klase ng lineup against Next Day Solid. So nag-dominate itong round 1. Pero ito na nga, luta na rotation na nasabi natin. When you have Brody with the ultimate pangat. Grabing 2 AM. Punish na punish talaga ang mararamdaman mo pag ginamita ka ng TAM. Tulog ka, Renny J! Memory ng Bron. Pero si Renny J, kahit na malalim, binibigyan ay isang maigi sa limb shear and he will be taken down. Pero nagkaroon tayo ng off-cam kill down onto Exhort of Next Day Solid. So that will be a 1-1 excuse, Max. Pero yung outer turret shield dito ng Next Day Solid not looking so good dahil James talagang zina-zone out lang ni Jeff Cutie. At tayo yung maganda kapag meron kang Valir sa lineup mo. Hindi mo na kailangan mumapit para bigyan ng damage or paalisin ng maigi yung isang ka-lane mo na ka-lane. Yes, si Kyokod Haras with just the bursting fireballs. Talagang mahirap katapat ang isang Valir. Pero look at this with the Falling Star Moon setup. Ang mag-go sana, pero good thing na lang din that Jeff Cutie still has the Searing Current just to disengage and back away. H2O. Nag-aabang nalang dito na maliligaw, pero katamaan ng blender coming from Leash, which is a good place check na lang for that Akai, guys. Pero doon si Renny J, makikita natin yung posisyon. Talagang pinapanindigan niya yung pagiging bakulit niya, even in real life. Look at the way of the dragon, makakapag-back away pa rin dyan. Pero Leash, with the way of the dragon, I wonder the Yurikin that will be there to connect. Yawi will be the first man down. That is a very good pick-off. Pero may counter-initiate dito yung Next Day Solid. At tinanggal naman si Jeff Cutie Forever. That will be a 1-for-1 play based after a possible turtle takedown for the side of NXT Solid as a win. Ng Anaya Esports. Kung di mo nakita during the last team fight yung pagka-pick-off din sa isang member ng Anaya is that was a perfectly advanced look at that. Oh, grabe. Tingnan na, mapatay ni Renny J, pero mukhang siya yata ang ba. Oh, outplay dito ng Anaya Esports. Will he go away? No, he won't. Dahil talagang sinorkel na ng Akai niya. Even to the point na kahit 2 hits to 3 hits na lang, ginamita niya pa rin ang Hurricane Dance niya to grabe, engage into that teamfight. Talagang this time around, di na nila hinahaya na makaligtas ang Next Day Solid sa kanilang lineup at Benax. Renny J really tried to pick off Yuzong. Sadly or luckily, yung Yuzong natin proc out yung passive niya, which caused another life regeneration. Pero speaking of life, Lapat been taken away from Jack Beauty forever. Very clean and the discipline is there coming from the side of Next Day Solid. Sobrang solid din yung pag-engage nila, pag-bato nila to the point na kapag na-pick off na nila, hindi na sila aabutan ng Anaya Esports for an outplay or counter-initiate. The dragon form has been used by Gutman. This will be a 4v2 setup pero no, make it 3v4! Uy, look at that. So, Premo pumasok pero ginamita ng Yurikin Dash. Medyo na pa. Ng posisyon ni Renny J pero nag-awi niya naman din using that way of the dragon pero Premo pumasok din used by Supremo pero hindi siya kapag
posisyon ng maayos doon, giving advantage for next day solid to take down this third lane, third out the bottom side Baymax na mali or miscommunication, miskill din on the side of Anaya Esports. Anaya Esports, grabe na nag-focus siya sa kanyang purple buff. Etong NXP solid, ang ganda ng counter initiate na ginawa doon sa bot. I really thought na si Renee Jay mapipick off, pero hindi. Siya pa yung naka-pick off. Nakuha niya pa si Limshu the Way of the Dragon, pero speaking of pick off, delikado. Ginamitan na dito ng Way of the Dragon and with the Falling Star Moon enough to kill that Alice. Counter initiate nga ba kami yung Jet Cutie Limsh? No, they won't. No. Instead, they will be targeting Younger and this will be a 4v3 setup. No, make it 5v3 setup. Nakuha pa rin. 8-2-0 yung kanyang turtle buff. So, travel here. Might fall down as over. Scarlet 4 has been used and he will be killed. Is securing a kill spree for H2-0. Meanwhile, a possible orange buff invade coming from the side of Tech Space Solid. Grabe yung pinapakita solidness dito na next play. Liam Shear with the Hurricane Dance Castle. And this na mapasama ang Tech Space Solid. Napabuti pa dahil napalayo niya for a possible ball pick off sana sa team nila Baymax. This is a very crucial match and mega kill for that Brody Gunman using the Dragon Form targeting Exort, pero sa Exort tinarget yung akay nila. Good thing! Pero na-pick up nila yung Harit, pero securing a double kill for H2O. Another possible pick off pa nga dito, James, even though under the turret targeting Ling and the U-Zone. That will be a 3-4-1 exchange in favor of Next Way Solid because nakuha pa rin H2O yung mga pwedeng resources to buy his proper arsenals later on to the late game. Kasi ang pag-pick off nila sa mga crucial offlane players dito ng Anaya Esports and the space na nabibigay kay Renegade on the bottom lane and even the Brody of H2O. Eto, Mario Atina, masagot ko lang din yung tumanong kanina dito sa may ano natin, section. May nagtanong is, bakit daw si Harit ginagawang support or bakit laging si Harit yung nagiging support? Ayan. Ako, pero eto muna, Mario Atina, nandun yung pwede sa... Hold that thought, look at that. This was meanwhile, partida, wala pa sa H2O sa nangyayaring clash na yun. Even with the ultimate activated by Lila, talaga ni normal hit lang siya dito na H2O with that Brody and a possible third takedown as well. And Renegade, trabaho na naman ang ginagawa, Baymax. And to answer the question? Yes, and to answer the question nga, no, Harith is a possible backup plan kapag wala yung hyper carry nyo. Because unlike any mage support heroes, Harith can hold himself well against any other kind of hero na manggagali sa kalaban. Kaya niya isustain yung sarili niya with the Chrono Dash. Oh! Look at that! Oh my God! Look at that! Like a fight for Renegade, that is a 4v1, guys! Mapalag-palag, yun talaga ang team song na buhay dito ng Renegade. What an outplay, pinatulong-tulungan na nila, pero nanaig pa rin ang kalahatan ng Renegade. Grabe, antinde, is this the new 5 minutes DOD, Baymax? I don't know, pero with a quick item check, tignan lang din natin ang item ni Renegade. Bakit? DOD and Hay the Fetasis na naman pala, kaya naman pala nakakasakit. At tindi, nung mastery talaga ng batang to, napakalikop, ibang klase. Mabilis ang passants nito, Maring Athena, when using the Cho. And that item naman kasi, no, compared dun sa pinatay niyang support, which is yung Valor natin, isa pa lang. And we all know, with this kind of item, tas dagdag mo pa yung passive ni Cho, he can literally one-hit combo a squishy support from the enemy team. And kailangan mag-ingat ng Anaya when it comes to pick-off. Kasi yun yung pinaka naging lineup ng NXP dito eh. For pick-off purposes, sobrang layo ng range ni H2O. Yes. And also si Renegade, kayang mag-flank sa backside. He can also solo to another lane para mabait kayo into coming to him. And nangyari yung kanina, nagpunta kayo, instead of picking him off, kayo pa yung napitasan ng isa. So Anaya Esports is still talaga on the underhand against NXP Solid right now. They need to take care or to protect the hyper carry as much as they can because yun talaga ang naging target ng NXP. Speaking of target, nako, tinatarget na rito mga miyembro ng Anaya. Hindi pa ako nakakita ng mga miracle plays with the Akai here on the side of Anaya Esports, Baymax. Wala akong nakikita na iipat niya talaga. Laging pa shoo away. Hindi sila magkaroon ng proper setup. Siguro,
the Akai here could have gone for a different kind of hero kasi napapansin ko hindi talaga siya nag-design sa isang Akai and I cannot sugarcoat it. Very crucial when you have a Akai on your team. Kailangan on point at talagang yung ipet mo kasi magdadala sa buong laro. And speaking of ipet, ito na pinapakita tayo tayo ng isang matindi ng Akai natin with Hurricanes targeting Yawi and Yawi is down pero makikita naman natin dito na nakasurvive pa rin sila Renji and James sa panghaharas ng Anaya Esports to the point na binalikan ni Renji na isang matindi with the wave of dragon even under the turret killing that Alice pero siya ang sinagutuan dito with the kills freely using pero the this is not enough, sabi ni James. Hindi ako papayag na walang equal trade. That will be a 2-for-2 exchange. At meron pa nga ni Esports dahil nag-overextend na dito sila H2 with the ultimate securing Link onto the process. Pero shutting down Brody rin naman. Look at Exhort here. Talaga pumasok siya onto the right timing. Ang tindi. That will be 3 but no for the side of Anaya Esports and hindi still on the go pa rin dito sila Lilac. Good thing na lang din na hindi pa ganun kataas sa mga death timer. Yun Maring Athena, so nakita natin doon sa ginawa ni Exhort yung sinabi ko na siya yung backup plan in case na mawala yung hyper carry nila. What did he do? He dived out inside dealing as much damage as he could just to take down Gunman and because of that mahihirapan sumabay yung Anaya Esports ngayon dito sa pagkuha nila ng word. But look at this, Exhort has survived that round kaya alam na dito ni Yawi na kaya niyang i-chase down si Lilac. Wala pang ultimate to, naka-cooldown pa James giving advantage or giving abuse of that knowledge pero Lilac with the ultimate manage enough ba? No, it won't because that will be securing the gunfight. Contest Maring Athena because they're lacking a member. Tulad nga nasabi ko sa'yo, mapipilitan silang dumpensa na lang instead of trying to contest. And right now, here comes the Lord, marching onto the top lane. Once na makadikit to, another chance naman para sa NXP Solid to find a way to break down the remaining turrets of Anaya. And Anaya still doesn't have enough items to have a perfect team fight against NXP. Yes, they could pick off, they could try and pick off one member, but when the time comes na nakapag-follow up lahat ng miyembro, sila yung nauubos. Sa ilang beses natin yan nakita. And look at this, James alone can actually tank or fight two members ng Anaya. Talagang binibigyan niya isang maigi dito sila Supremo to the point na pag kailangan tutuloy si Supremo, kailangan niya pa mag-regen ng HP niya. This is a Luminous Lord guys na buhay pa rin nagtatarget doon sa tao mismo na Anaya is Pero Renegade who's doing it with the Dragon Form will not be enough to shoo them away dahil sila mismo ang dragon na nagbibigay buhay dito sa ating round 2 babies. And look at that, a very flawless play coming from Let's Stay Solid successfully turning down or taking down the turrets of Anaya Esports na wala nang natirang base turrets. Lilac might call down as a winner pero Flowing Blood will be used just to disengage will not let him get away. TAM will be there to save the day. Liam Shearer napilitan gamitin Hurricane Dash just to disengage the rest of the catapult minions of Next Solid but then in a gun H2O is doing it, securing a 2-0 lead against Anaya Esports. We have to say goodbye na lang din muna. Next day solid, tutuloy pa rin sa pangarap.